Magandang hapon po sa lahat. Narito po muli kami upang magbahagi ng ulat tungkol sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Sa hapon pong ito, makakasama natin muli si Secretary Rolando Joselito Bautista at si Director Deloria. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon po sa ating mga kababayan na nanonood sa aming virtual presence ngayong araw na ito. Kayanin niyo po ako na ibahagi ang pinakahuling ulat sa implementasyon ng ikalawang bugso ng Social Amelioration Program. Maraming salamat po, Secretary Bautista, sa inyo pong update. Ngayong hapon, gaya ng nabanggit ko, kasama din natin si Assistant Bureau Director Maricel Deloria upang tulungan tayong sagutin ang ilan sa mga katanungan hinggil sa digital payout. Sisimulan po natin ang pagsagot sa ilang mga katanungan tungkol sa pamamahagi ng ikalawang tranche ng SAP. Noong nakaraang Martes, nabanggit po kung paano makukuha ng ating mga beneficiaries ang kanilang ayuda mula sa StarPay, PayMaya at GCash. Ngayong hapon, malalaman natin paano naman po makukuha ang mga beneficiaryo ang kanilang ayuda mula sa Robinsons Bank, RCBC at Union Bank. Director Maricel, maaari mo buwang sagutin ang katanungan na ito. Magandang hapon po sa lahat. Salamat, Director Erin, Secretary Girl Constantine. Para sa mga beneficiaryo ng second tranche na mula sa NCR, Region 4, A at 5, na kukulang transaction service fee. Samantala, para sa mga beneficiaryo ng second tranche sa RCBC sa Regions 1, 3, 4, 8, 5 at 7 at mga waitlisted ng Region 6, 10 at Caraga, maaari nilang makuha ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng mga RCBC payout partners. Para naman sa pumili sa Union Bank na mula sa NCR, Regions 1, 3, 4, 8, 6, at 7, maaari po silang mag-withdraw sa mga mobile automated teller machines, rural bank partners, at financial cooperatives ng Union Bank. Tawagan ang ating mga beneficiaryo kung sakaling sila ay may katanungan. Meron po, para po sa mga katanungan ng ating mga beneficiaryo, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Robinsons Bank Customers Care Center sa numerong 8637-2273. Kaya ay magpadala ng email sa payoutpartners@rcbc.com. Sa Union Bank naman po, pwede po tayong magpadala ng mensahe sa kanilang FB page sa @unionbankph o kaya mag-email sa msbernard@unionbankph.com. Maaari din po kayong makipag-ugnayan sa mga hotline numbers ng aming mga field offices na makikita naman po sa aming DSWB Facebook page na @dswbserves. Maraming salamat po, Director Maricel, sa update po na iyan. Dahil marami po sa ating mga kababayan ang may mga katanungan hinggil sa pagtanggap ng kanilang ayuda. Pangatlong katanungan, ano po ang masasabi nyo, Secretary, na mabagal daw po ang distribution ng SAP? Ano po ba ang ginagawa ng ahensya upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda? Inaamin po namin na nagkaroon ng mga challenges sa implementasyon ng second tranche ng SAP. Bago simula ng pamamahagi ng ayuda, nagsagawa tayo ng masusing validasyon at deduplikasyon sa listahan ng mga benepisaryo na isinumuti ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay upang masiguro na karapat-dapat ang mabibigyan ng ayuda at walang duplikasyon sa pagbibigay nito. Ang ating clean list ang naging basehan natin sa pagbabahagi ng second tranche.
At dahil DSWD ang mamumuna sa pagbibigay ng ayuda para sa second tranche, gumamit tayo ng innovations tulad ng paggamit ng isang mobile at website application at pag-engage sa mga financial service providers upang mapabilis ang pamamahagi ng SAP at upang maiwasan na rin ang physical contact. Ngunit, hindi rin naging mabilis ang pag-adapt ng DSWD sa mga bagong innovations na ito. Gayunpaman, patuloy na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan at pinagsisikapan na matapos ang pamamahagi ng ayuda sa katupusan ng buwan. Maraming salamat po, Secretary, at naibigay niyo po ang kasagutan sa tanong na iyan. Susunod po na tanong, ano ho ba ang natutunan ng DSWD sa pagpapatupad ng SAP? Ngayon lang naman natin, no? Lalo na ang departamento, naranasan ang ganitong uri ng pandemya. Kung kaya may mga natutunan tayo sa pagtupad ng ating mandato sa panahon ng matinding krisis na ito. Isa na rito ang importansya ng maayos na koordinasyon sa ating mga kapwa-ahensya ng gobyerno na susi sa pagbibigay ng agarang aksyon at tulong sa mga benepisaryo ng programa. Nakita rin natin ang importansya ng pagkakaroon ng accessible at available na datos ng ating mga kababayan na makakatulong sa pagpapatupad ng iba't ibang social protection programs. Dito, mas napaigting ang ating pangangailangan para sa isang national ID system na tutulong sa pagbuo ng isang database ng mga Pilipino. Ang pambansang ID ay makakatulong sa wastong pagkakakilanlan sa ating mga benepisyaryo. Magtatatag ito ng sistema ng targeting at tutulong sa pagtukoy sa mga vulnerableng grupo na kinakailangang mahatiran ng nararapat na tulong. Maraming salamat po, Secretary, sa pagsagot sa katanungan po na iyan. Bago po tayo magtapos, kami po ay hihingi ng panghuling mensahe mula kay Secretary Bautista. Maraming salamat. Maraming aral ang dulot ng pandemyang COVID-19 kasabay ng mga aral na ating natututunan sa pamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinaka-apektadong pamilya. Hindi naging madali ang mga tinahak natin. Maraming pagsubok ang ating hinarap. Sa katunayan, marami sa ating mga kamauni ang nagsasakripisyo at patuloy na hinaharap ang banta ng COVID-19 upang ayuda ay mahatid sa ating mga kababayan. Nais kong ipabot na sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok, hindi natitinag ang DSWD. Muli, nais kong pasalamatan ang mga lokal na pamahalaan na patuloy na tumutulong sa ating mga kawani sa iba't ibang rehiyon upang matapos ng matagumpay at maayos ang pamamahagi ng ayuda. Sana ay patuloy na manatili ang pag-unawa at pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na dinaranas sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Kayo ay malaking bahagi ng programang ito dahil sa inyong tauspusong serbisyo para sa kapakanan ng inyong mga kababayan. Muli, isang magandang hapon at manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po, Secretary Bautista. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat sa PCOO, sa RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para po sa pagpapawid ng aming virtual presser ngayong araw. Maraming salamat po. Magandang hapon.